sa sineserye. Dito sa OneScreen. Silang ilayo ka sa lalaking gusto mo. O baka naman hindi mo ganun kamahal si Aldo kaya wala kang pakialam. Ginawa ko yun dahil alam kong tama ang desisyon nila na ilayo ako sa lalaking yun. At tama rin na gusto ka nilang mailayo sa babaeng yun. Huwag akong pag-usapan natin, tita. Sige, nandito. Hindi na ako magsasalita. Papasok na ako sa school. Nalulungkot ka ba, tita? Alam ko namang nawala ang tanging kasiyahan mo. Nagbago ka. Ikaw rin. Pero ako, magiging masaya ako ulit. Lalaban ako para mapalaya ko ang sarili ko kay Aldo Armenteros. Dahil bago siya. Bago ang lahat, si Mami at Daddy muna. Sila na nagpabago ng mga buhay natin. Sila na nag-aalala ng labis. Kumusta na kaya si nandito? Palagay ko mabuti. Sinabi na sana ng nurse atin kung may nangyari sa kanya. Puntahan natin siya. Tara. Anak, papasok ka na ba? Opo, Mami. Kinausap ko lang si nandito. Kumusta naman? Mabuti po. O siya, mauna na po ako. Mag-iingat ka, anak. Tara. Magandang umaga, anak ko. Magandang umaga. Good morning, Mama. Hello, Papa. Masarap ba yung juice? Medyo lang. Meron ka pa bang gustong kainin ngayon, anak? Kahit ano po, Mama. Sa totoo lang, wala pa rin naman akong gana. Ipagluluto kita ng masarap ngayon, ha? Hindi ba ang sabi ni Rodrigo, medyo hindi pa maayos ang lagay ng tiyan mo? Opo, Mama. Para nga pong nasusuka ako. Hindi na ulit talaga ako iinom ng alak kahit kailan. Nandito, anak. Masaya akong ganyan ka na mag-isip ngayon. Ayoko na kasing ipaalala ulit ang kung ano mang nangyari sa'yo. Ayaw din kitang husgahan, pero... Huwag mo na akong paikutin pa! Ayoko na makipag-usap. Iwanan niyo na po ako, pwede? O sige, nandito. Alam ko namang ayaw mo makipag-usap sa akin talaga. Iiwan ko na kayo. Ayoko nang mahirapan ka palalo ng dahil sa akin. Nandito. Kung ano man ang nangyayari sa inyo ng papa mo, anak, kailangan tigilan mo na yan. Akala mo ba ganun kadali, Mama? Halika, alam kong nasaktan ka niya, pero kahit sinong ama gagawin yun kapag nakita ang anak nilang nagbibisyo. Mama, baka para sa'yo isang simpleng sampal lang yun, pero... Pwes, ikaw ang dapat gumawa ng paraan para magkaayos kayo. Akala ko ba nahihiya ka sa nangyari? Na naiintindihan mo kung bakit nagawa sa'yo yun ang papa mo? At para sa akin, anak, makinig ka naman. Hindi magandang maging ganyan ka sa mga magulang mo. Ayaw naming magkasira kayong dalawa. Akala niyo ba magandang kalagayan ko ngayon, Mama? Hindi niyo alam kung gaano ako nalilito ngayon. Naaalala ko kung anong sinabi ko sa kanya at kung paano niya ako sinaktan. Naaalala ko lahat yun at ang sakit. Anak, kaya ka ba nagkakaganyan ngayon? Mama, hindi ko kaya maging mabait sa kanya. Hindi talaga. Bakit hindi nandito? Dahil nasa isip ko pa rin hanggang ngayon ang sinabi niya sa akin tungkol kay Soraya Montenegro. Ang bilis mo namang bumalik para sa pera, Mejia. Sinabi ko naman sa'yong kailangan ko ng magandang offer para sa deal na to, Soraya. Magkano naman yan? 500,000. Nababaliw ka ba? Nagulat ka ba? Hindi kita guguluhin na matagal. Malaki na ang naibigay ko, Mejia. Pero hindi para sa pananahimik ko. Para namang hindi ka sangkot dito. Alam mong damay-damay na ito. Susugal ako. Pwede ba, Soraya? Ano ba naman ang 500,000 para sa pananahimik ko sa kaguluhang ito? Hindi ka na mahal ni Papa Mama, si Soraya na ang gusto niya. Hindi yan totoo, nandito. Ay, Mama, pwede ba? Kung hindi ka naniniwala sa Papa mo, sa akin ka maniwala. Pero nagpunta si Papa sa bahay ni Soraya. Para bigyan siya ng leksyon. Yun ang sinabi niya sa'yo. Yun ang sabi sa akin ng lola mo. Nakita niya kung anong nangyari sa kanila. Alam ko kung anong mga nangyari nung pumunta siya doon nandito. Dalawang beses siyang pumunta sa bahay ni Soraya. Akala ko ba isang beses lang? Dalawang beses siyang pumunta. Para saan yung pangalawa?
patayin siya. Papatayin niya dahil akong gusto at hindi siya. Hindi nandito. Nagawang mag-isip ng masama ng papa mo dahil sinisira ni Soraya ang buhay mo, anak. Nilalayo ka niya sa aming lahat para magigante nandito. Ay, hindi. Hindi totoo yan, mama. Nandito. Anak, isipin mo ito. Isipin mo kung anong magandang maidudulot ng isang babaeng walang ginawa kundi pa ulit-ulit kang lasingin hanggang bumigay ang katawan mo. Ganyan ba ang matinong babae? O ang mabuting tao? Mahal niya ako, mama. Ako ang mahal niya at hindi si papa. Mamamatay ako pag nawala siya. Oh, sige, anak. Tama na. Tigilan na natin to. Ayoko nang pag-isipin ka pa. Magpahinga kang mabuti. Naniniwala ako sa Diyos at sa mahal na Birhen na magiging maayos din ang lahat ng nangyayari nito sa pamilya natin. Nahihirapan din ako, mama. Alam ko yun, anak. At ang masama rito, dahil sa masamang babae niyo, nahihirapan tayong lahat. Nag-usap ba kayo? Oo, mahal ko. Bakit siya galit sa akin? Iniisip niyang karibal ka niya. Masyado na siyang nahulog kay Soraya at mamamatay daw siya. Kailangan niyang maintindihan na totoo ang sinasabi ko sa kanya. At mali si Soraya. Malalaman din niya yan. Kailangan lang ng konting pasensya at pinapangako ko sa'yo. Maiintindihan din niyan lahat ng ito. Kailangan di ako mahuli sa paglabas ko rito. Hindi na ako makapaghintay na makita muli si Soraya. Kailangan ko siyang makita. Gusto kong pakasalan ng batang iyon. Totoo ba? Napaiikot mo na siya? Pakakasalan mo ba? Hindi. Hindi ko siya ganun kagusto. Ba't ako magpapakasal sa stupidong lalaki? Alam mo, hindi rin masama ang ediyang iyon. Siguradong mababaliw si Maria ang taga-baryo pag nagpakasal ako sa anak niya. Ah... Kailangan na siguro kitang pauwiin ngayon, Aldo. Hindi naman ako cheap, no? Bueno. Kung yan ang gusto mo. Totoo nga sinabi ni Papa na wala kang kwenta! Nobyo mo pala si Aldo Armenteros? Paano mo ba nasasabi yan sa akin? Ang dali kong nalaman ang totoo. Ang bilis pinakita sa akin ng Diyos ang totoo. Magpapaliwanag ako. Wala ka dapat ipaliwanag! Wala! Tama talaga si Papa. Mababang uri ka. Kinasusuklaman kita! Bakit? Anong meron? Sinasaktan at minamaltrato niya ako. Minsan sumusobra na siya. Pero hindi ako takot sa kanya. Sumasagot at sinusuway ko siya. Pinagkakalat niyang nababaliw ako pero hindi yun totoo. Oo. Alam kong hindi totoo, alam ko. Pinagkakalat niyang baliw ako para siyang humawak ng mana ko kay Papa. Ano pang hinihintay mo? Nandito! Hindi ako aakyat, Soraya! Huwag kang magsaya ng oras sa kakahintay dahil hindi ako aakyat dyan! Tingnan ko lang kung kaya mo. Sinandito! Umalis na, Senyora. Ano umalis na? At bakit? Ewan namin. Hindi pwede to. Hindi pwede to!